Good morning, welcome back sa ating channel. Ako na naman po si Bercy Libuloron, muli pong nagbabalik sa channel na ito. So ang topic natin ngayon mga BB is paano nga ba i-upgrade yung inyong mga people account into business para maiwasan po natin na ma-hold every time na meron po tayong transaction. Unang-una, mag-login po tayo sa ating mga people account sa Chrome po natin mga BB. So kapag nakapag-login na tayo dito mga BB, ito sa dashboard natin, click natin itong settings. Itong settings sa taas. Ayan. Pagdating natin dito mga baby, ito po yung itsura niya. So, nag-join tayo noong 2019. Sa dashboard nyo mga baby, makikita nyo dito yung upgrade to a business account. Click natin. Pagka-click mo doon mga baby, ito po yung lalabas, tell us about your business. Click natin itong parang maliit na arrow dito sa gilid, business type. Dito makikita natin dito, mag-select lang po tayo dito, individual sole proprietorship or sole proprietor, partnership, corporation. So, i-click natin itong individual lang sa akin. And then, click natin itong continue. And then dito mga baby, you need a business account. It's brief to sign up for a business account. Ayan. Please choose an option. Okay, dito mga baby, create a business account. Open a separate people account for your business. Log into your business account with a new email address. Okay? So kapag ito ang pinili mo mga baby, maggagawa ka pa ng isa pang email address. Or upgrade your account, upgrade your existing account and use it to manage your business. Keep the same email to log into your account. Okay? So ito tayo mga baby. Click natin yan. So kapag na magkaganyan na mga baby, click nyo lang yung continue. Okay. So dito, Jocelyn, complete the following information about your business. Enter your business contract information. So dito wala tayong ano mga baby, pangalan ko lang ilalagay ko. Sandali. This business name must be identical to the name of the company articles or incorporation. Don't use a trade name or a short version of your business name. Okay, so ano bang ilalagay ko dito? Name ko na lang. And this is your name. You want to see, this is the name, legal dapos, ito yung address. Ayan. And then i-click lang natin itong maliit na box, agree and continue. Ayan, upgrade. Ayan, click natin yan and then agree and upgrade. Click. Ayan. Same pa rin kasi. Ayan. So, dito mga baby, meron itong describe your business. I-click natin itong product of service. Click. Ano ba? Product or service keyword. Okay. Dito mga baby, mayroon dito. Mamimili ka lang dito mga baby ng durable good. Housing. Ayan, dito mamimili lang kayo mga baby. Kung alin dyan yung mas medyo ano sa inyo. Okay. Ayan. Ito na lang siguro, durable goods. Then dito sa baba mga baby, optional lang siya. Click natin yung continue. Okay, so dito ayan, lalagay natin dito yung ating eto, so national ID. So okay na siya. Click na lang natin yan. And then,
Click natin itong submit mga bibi. Okay, so dito mga bibi, welcome to your PayPal business account. Ayan, get paid now. Ayan. So, ayan, okay na yon mga bibi, update na yung ano natin, account natin. So, eto, pwede na tayo mag-business, charing. Dito mga bibi, ayan, okay na siya mga bibi. So, ganun lang mga bibi, ang pag-update ng inyong mga PayPal account into business. Para hindi na siya ma-hold. So, pwede na tayo makapag-business dito sa ating PayPal account. Thank you and God bless po sa ating lahat.